Hello mga sis! Meron akong gagawang review. Ito yung Maybelline Total Temptation na mascara. Ito yung kanyang packaging. Nabili ko to ng sale sa Shopee for 299 pesos at free shipping. So, nung nag-sale sila, sabi ko, kailangan ko itong itry kasi wala na akong mascara. And, kaya ako natuwa dito kasi wash off to, meaning hindi ito waterproof. Ayoko kasi ng mga waterproof na mascara. Eh, mahirap silang matanggal and hindi ako yung taong maraming nilalagay or ina-apply sa mukha. Especially kapag bago matulog din kasi mahirap eh. Ang ginagawa ko is maghihilamos ako. Kailangan yung panghilamos ko or yung mga product na nilagay ko sa face ko is madaling mahilamusan ng soap and water. Kasi ganun lang ako. Hindi ako mahilig maglagay naman kung ano-ano sa face. So, sa price niya, I think, ang original price nito is 399 pesos. Ang shade nito is a Zig02 Very Black. Ngayon, tatry na natin sa aking lashes. So, kukuha muna ako ng eyelash curler. Okay guys, so ito yung lashes ko ngayon. Tignan nyo. Maglalagay na tayo ng mascara. Husog ko lang ang aking buhok para walang abala. So guys, look. Sa paulit-ulit kong stroke ng mascara, medyo tumaas yung lashes ko. Kailangan ko talagang i-curl ng maayos yung aking lashes. Oops! Merong nalagay. Oh my God, hayaan na natin. Tanggalin ko na lang mamaya. Okay, mag-add pa tayo ng konti. Nakaka-lengthen siya ng lashes, guys. Maganda siya, tignan nyo. Ipikit ko yung mata ko, ha? Okay! Bigyan ko na yung kabila para pantay. May kumalat sa taas. Sayaan na natin. Ngayon, mga sis, ramdam ko na tong lashes ko ay, alam niyo yun, malambot siya. Hindi kagaya nung isang klase nilang mascara, yung nakaka-curl. Nakalimutan ko yung pangalan nung nakaka-curl na yun, na 199 pesos lang. Tumitigas siya sa lashes. Tapos, pag tumigas yung product, parang nagdudurog-durog siya. Kahit hindi mo sagiin, kunyari mahanginan ka or all throughout the day, nagdudurog-durog siya, tapos pumapasok siya sa mata ko. And ang sakit niya sa mata, especially kapag naka-contact lens ako. But this one, malambot siya. Tapos soft yung product. So soft din yung lashes mo. Tapos talagang nahihila din niya pataas yung lashes ko. Pero mas ano eh, yung mascara na sinasabi ko na tig 199 pesos, mas nakaka-curl ng lashes yon compare mo dito. Pero ito, ang nagustuhan ko dito, separate niya yung lashes ko, nalilengthen niya yung lashes ko, tingnan, tapos nagkakaroon din siya ng volume. Para sa akin, okay ito. Pero, obserbahan natin mamaya kung ilang oras, kung mag-i-smudge ba siya or okay ba siya. Hello guys, so, 3 hours na yung lumipas mula nung in-apply ko tong product na to and ito pa rin siya. Tinanggal ko na syempre yung kalat-kalat kanina. Wala naman siyang nag-i-smudge sa eyes ko. Okay naman siya. I am back. After ilang hours na yung nakalipas. Mga 6 hours na. So, sapat na yung 6 hours para sa akin. Medyo hapon na. Sapat na yung 6 hours para sa akin para mapatunayan ko na, kung nag-i-smudge ba siya or hindi. Wala akong nakitang mga itim-itim sa ilalim na mukha akong panda. Wala nga talaga siya yung mga matitigas na something na pumapasok sa mata ko na product. Okay na okay. Pasado to sa akin. For 399 pesos, medyo pricey siya. Pero kahit pricey, maganda naman yung effect niya sa lashes. Yun nga lang yung packaging niya, parang feeling ko madumihin. Pero yun, okay lang naman. Ayoko pa naman ng medyo madumihin. Gusto ko magaganda yung itsura ng makeup ko sa makeup bag. Pero sana nakatulong ako sa inyo. So, thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!